talakayin natin ngayon sa videong ito ay ang mga insektong magagaling at mauutap pagdating sa kanilang hunting skills. Kaya't manatiling nakaantabay upang hindi ninyo ma-miss ang bawat detalye tungkol sa mga insektong ito. Mauna tayo sa mga ant lion larva. Ito ay nakatira sa isang sand funnel kung saan kinakain nito ang sino mang aksidenteng mahulog sa patibong nito. Ngunit bago ito makakain ng biktima, ay matyaga pa itong nagtatago sa ilalim ng buhangin at ang pinapakita lamang nito ay ang hugis karet nitong bibig. Sa oras na mahulog ang biktima sa patibong nito, ay agad-agad itong umaatake at nagsisimula ng lumipad ang mga buhangin patungo sa biktima. Tandaan natin na ang buhangin ay parang bato para sa mga maliliit na insekto, kaya sa oras na magsimula ng umatake ang ant lion larva, ay malaki ang posibilidad na mahulog ang biktima papunta sa kanya, at ang mga hugis karet nitong bibig ay malalak na sa katawan ng biktima. Ang bawat prey na inaatake ng ant lion larva ay hinihigop pababa ng buhangin at ang walang kabusugang larvang ito ay nilalamon ang mga biktima kagaya na lang ng mga maliliit na salagubang, paru-paro, caterpillars, langgam at iba pang maliliit na insekto ay magiging biktima nito. Sa kalaunan, ang mapagsik na larvang ito ay magiging adult ant lion na at ang magiging pagkain na nito ay ang mga pollen at nectar mula sa mga halaman. Ang pangalawa naman ay ang mga caterpillars. Karamihan sa mga ito ay kumakain lamang ng mga dahon, kaya sila ay kinukonsiderang herbivores. Subalit, ibahin mo ang isang Hawaiian Eupatisia caterpillar. Kumakain ito ng kapwa insekto. Malamang, ito ay dahil sa isolation sa Hawaii, kaya walang nabuhay na insect predator doon. At dahil dito, ang niche ay sinakop ng mga Eupatisia. Subalit, bago ito makakuha ng sariling pagkain, ay kailangan ito maging matalino at mag-evolve. Ang mga hulihang binti nito ay nag-evolve upang ang caterpillar ay makakapit sa mga sanga, median leaves, at iba pang pwede nitong kapitan. Sa kabilang banda naman, ang apat nitong mga binti ay nag-evolve upang masunggaban at mahawakan ang biktima nito. Ang mga Eupatisia ay nagbabalat kayo lamang sa mga halaman at tangkay. Naghihintay lamang ito ng mga insektong lalapit sa kanila at bigla-bigla na lamang itong aatake at dito niya nang sisimulan lamunin ang kapwa nito insekto. Ang pangatlo naman ay ang insektong Xenozombify ang mga biktima nito. Ito ay totoong nangyayari sa mundo ng mga insekto. At ang mga Emerald Cockroach Wasp ang responsable tungkol sa zombification na ito. Isa nga sila sa magaganda at hindi kapani-paniwalang nakamamatay na insekto. Ang Emerald Wasp ay bibihira lamang lumaki ng higit 2 cm. Subalit, ang binibiktima nito ay mga ipis, kung saan ito ay mas malaki pa sa kanila. Imposibleng matalo nito ang ipis sa isang patas na laban. Kaya ang wasp ay zinozombify ang kalaban nito. Ilang kagat lamang nito sa kalaban ay sapat na upang ito ay bahagyang maparalisa. Subalit, pinapanatili nito ang abilidad na paggalaw sa pamamagitan lamang ng pagkontrol dito. At pagkatapos, ay madali na lamang para sa wasp na dalhin ang ipis sa pamamagitan ng antena nito papunta sa kanyang lungga. Pagkadating sa lungga, ay magsisimula na nga itong mangitlog sa tiyan ng ipis at iiwan niya ito ng pansamantala. Ang mga papausbong na larva ay ginagawang pagkain ng ipis at ang adult wasp ay umaalis na at ang siklo nito ay paulit-ulit lamang. Ang pang-apat naman ay ang mga giant water bugs. Nakikita sila sa anumang parte ng ating mundo. At merong 150 species ng mga giant water bugs. Nakatira sa South America ang pinakamalaki rito na kayang lumaki ng hanggang 10 to 15 centimeters. Alam niyo ba kung ano ang nakakatakot dito? Hindi ang kanilang size o ang katotohanan na hindi ito kaaya-ayang nilalang para sa karamihan. Ang mga insektong ito ay mapanira at skilled na predator. Magaling manghunting sa pamamagitan ng ambush, ang kanilang makapal at nakakurbang unahang binti na may kawit sa hulihan
ay kayang sumunggab at humawak ng mas malalaking mabibiktima. At hindi lamang mga insekto ang binibiktima nito, pati na rin ang mga isda, palaka, at kahit na mga ahas ay kasama sa menu nito. Sinusunggaban nila ang kanilang biktima at nag-i-inject ito ng kanilang laway na may epektong nakakaparalisa sa katawan ng biktima. At naglalaman rin ito ng digestive enzymes kung saan mabilis nitong napapalambot ang internal organs ng biktima. At pagkatapos ay masaya na itong sinisipsip ng giant water bugs. Ang panglima naman ay ang mga Epomis beetles. Sila ay kinukonsiderang hereditary amphibian killers. Nagsisimula na itong maging bayolente kahit larva pa lamang ito. Isang larva na pinupwersa ang palaka na atakihin ito. At kapag umatake na ang amphibian, ito ay masusugatan at pinipinsalan nito ang tendon sa binti ng palaka upang hindi ito makatakas. At kahit na magawa nitong lunukin ang Epomis, ay walang magandang mangyayari dito. Ang insektong ito ay hindi kayang i-digest ng palaka, kaya wala itong pagpipilian kundi ang iluwa ang Epomis. Kapag ang larva ay nasa early stage pa lang ng development nito, ang amphibian ay meron pa rin chance ang makatakas ng buhay. Sa kasong ito, ang larva ay magiging ectoparasite na kumakain sa pamamagitan ng pagsipsip sa likido ng katawan ng palaka at posibleng aksidenteng mabitawan ng larva ang buhay nitong pagkain. Subalit, kapag ang larva ay nasa gitna na ng development o naghahanda na upang maging adult insect, ang malalambot na tissue ng katawan ng amphibian ay pasimpleng mumuyain ng Epomis hanggang sa ang matira na lang ay ang mga buto nito. Mapunta naman tayo sa pang-anim, ang mga nakamamanghang gagamba sa mundo ng mga insekto. Maraming uri ng gagamba ang hindi naghihintay ng biktima na mahuhuli ng sapot nito. Ang iba sa kanila ay gumagawa talaga ng ambush kung saan sinusunggaban talaga nito ang mabibiktima ng walang pag-aalinlangan. Ang iba naman ay nakatira sa mga pipes o naghuhukay ng malalim kung saan gumagawa ito ng pantakip ng lungga na gawa sa lupa, halaman at mga sapot nito. Ito ay tumitimpla sa kapaligiran. Kapag may mga insektong naligaw at magtatangkang lumapit sa lungga nito, ay siguradong susunggaban agad ng gagamba at hihilain ito pabalik sa lungga. Siya nga pala, ang mga babaeng gagamba na ang uri ay ganito, ay ginugugol lamang ang buong buhay nito sa lungga, kaya umaabot ng 20 years ang lifespan nito. Samantalang ang mga lalaki namang gagamba ay lumalabas palagi upang maghanap ng makakaparehas, kaya bihira lamang humaba ang buhay ng mga ito. Ang pangpito naman ay isa sa magaganda at nakakatakot na insect hunter sa sarili nitong pamamaraan ay ang mga predatory fireflies. Nakatira sila sa tropical forest ng Peru. Isang glowing larva na handang lamunin ang kahit na sinong magtatangkang lalapit patungo sa kanilang nakakaakit na ilaw. Naglulungga sila sa mga putik habang nakalabas ang ulo at malalaki nitong bibig upang madali nitong masunggaban ang mga biktimang papalapit sa kanila. Ang mga scientist ay sinasabing kayang makontrol ng mga larva ang weather at kung gaano kaliwanag ang nailalabas nitong ilaw ay nakadepende sa mga pangyayari. Kapag nakakain ito ng maayos, ay mas maliwanag ang nailalabas nitong ilaw. Subalit, kung merong potensyal na predator o taong magtatangkang lalapit rito, ay mas mabuting patayin muna nila ang kanilang nakakaakit na ilaw at magtago.